Bakuna day ni Caleb. Bakuna day ni Caleb. Yay! Tapang yan. Sobrang kulit talaga yung... You know, gising na gising. Mulat na mulat, oh. Kala ko matutulog siya sa sleeping time na niya, eh. Good morning! Leblev, good morning ka sa kanila. Oh, laki ng mata po. So, mag-aalas 10 na po ng umaga. Tapos, meron po kaming vaccine ngayon si Leblev. Ngayon, hindi na kasi ang bilis ng oras. Kasi kanina, parang alas 9 lang. Tapos ngayon na, dahil na si kaso ni Donna si Leblev, magte-10 na. So, late na kami. So, ang dami ng preparation bago makaalis. Unlike dati na after mo maligo, bihis, alis na. Ito ngayon, hindi pa. Asi, kasuhin ko pa yung gamit ni Leblev. Kasi after nung vaccine niya, meron kaming gala na Leb. Kaya nakadamit siya. Oh. Yan na po, mabilis ang makeup po si asawa ko. Wala nang damit mag-cash sa akin. Kasi lalo nung dito, Leblev, tahan na. Inaayos ko yung cash ni Leblev. Yan na po, nagmamadali na po kami. Hello, Leblev! Smile! Yan na, oh. Lumaki ka na, oh. Dati yung isang color yung gamit namin. Ito. Kaso lumaki na yung ulo niya, tapos medyo humaba na siya. In-adjust ko pa yung tightness nito. Oh. So, yun na. Wala na akong time mag-plancha kasi kailangan na kaming umalis. So, si Caleb yan. Alis na tayo. Don't worry. So, dadali na namin si Caleb sa labas. Sa labas na kami. Si Mami struggle po. Let's go! So, ito yung first day gala ni Donna din. Na makaka-first. First time niya makakapag-mall ulit. Ito na yung gamit ni Leblev. Okay ka lang dyan, Leb. Iyak ka pa. Lumaki siya agad, oh. Papasyal kami ni na Leblev. Hindi niya alam, papabakuna kami. Alam mo, nakatingin siya sa camera. Leblev talaga, may future ka talagang mag-artista. Oh, pag nakakita ng camera, talaga tumitingin siya, tapos nagsasmile. Pero medyo ano siya ngayon. Ay, nag-smile na naman siya. Cute, cute. Sana. So, ngayon, first time kong magpunta sa mall after 3 months. Kasi nga, nag-lockdown, plus nag-maternity leave ako and stuff. Tapos si Caleb, first talaga niyang magpunta sa mall. Kasi plano namin pupunta sa mall ngayon. Kasi since meron naman na siyang bakuna today. So, diretso kami dun. Pero sana huwag siyang maglagnat. Medyo lumaki na siya doon sa car seat, eh. Oo, lumaki na siya sa car seat. Grabe, Caleb. Ano nangyari sa'yo? Bigla ka lumobo. Ayan, oh. Lumabo ka, Leblev. At paglagay ko, hindi na siya magkasya. Ilang kilograms ka na kaya, anak? Oh, tapos parang siyang galit dito sa camera. Akala mo ba tulog siya? Hindi, eh. Nagkakamali ka. Si Caleb ay gising. So, ang plan lang namin ngayon is mamasyal, punta sa mall, kakain sa labas, kasama si Caleb. So, dala namin yung stroller, dala namin yung carrier, kung ano man yung gusto ni Caleb na gamitin. So, meron din kaming dalang mga gamit. Grabe, ang tagal mag-prepare, ha? Tapos dapat magka-plancha pa ako ng buhok, hindi na kaya. Thank you, Caleb. Pero pinag-lipstick mo ako. Pero relax si Caleb ngayon, no? Relax siya. Favorite niya talaga pag nasa car seat, no? Oo, favorite niya. Nahihilis siya. So far naman dito sa New Zealand, konti na lang naman yung cases ng COVID. Before, parang last week ata, zero yung cases. Ilan days, 20? Oo, parang matagal din. Tapos nagkaroon ulit ng cases ngayon. Hindi ko alam actually kung ilan ng cases. Pero hindi naman sila critically ill. Saka mga pa ilan-ilan lang din naman. So, syempre, hand hygiene pa rin kami, hand washing, kasi may baby kaming kasama. Pero kasi gusto pa rin namin na ano, try namin mamasyal pa rin. Pero syempre, mag-iingat naman kami na lalabas. Diba, Jay? Mag-iingat pa rin kami. Hand washing pa rin. Tapos si Caleb, paprotektahan namin yan. Paprotektahan namin si Caleb kahit tulala siya sa ceiling. Tulala po siya. Lalabas na si Caleb. Ayan. Behave, no? Atay, katutusukang kamamaya. Bakuna day ni Caleb. Bakuna day ni Caleb. Yay, hey, tapang yan. Behave siya habang ini-enroll siya ng nanay niya. Hey, so pogi, anak. Behave ka dyan sa car seat mo. Naiiyak na siya ngayon. Baka gutom na din to. Kanina, behave siya. Sobrang guwapo to, the baby. So, nari kami dito sa room lang para mag-breastfeed. Medyo pakalmahin lang kasi medyo magtatagal pa yung GP namin. Ayan, yun si Caleb. And ito ko. Sama ako sa video. Ang puyat. Ang sobrang puyat talaga yung... Tumawa ko. Magigising yung anak ko. Sobrang puyat nyo. Wala siyang kaalam-alam sa mangyayari sa kanya mamay. Dalawang tusok pala. Eh. Dila-dila pa siya. Papink ka pa. Nasabi na huling halakha. Siyempre, feeling ko masasaktan ako pag nag-vlog. Ay, pag nag-vlog. Hindi, mukha naman. Dalawang tusok daw siya today. So yun, hinihintay lang namin yung GP namin. Tapos, check-up muna. Parang 6-week check-up ni Caleb. Tapos,
tutusukin na siya para dun sa immunizations. Medyo madami-dami din, no? Oh, nilagay lang kami dito sa side room para hindi na kami kasama dun sa mga ibang pasyente. Ito na po yung ganap natin ngayon. Breastfeeding, ma'am. First breastfeeding ko to in public. Ah, si Leblab, oh. Yung kamay niyang puti. Smile. Alam niyo, guys, nasabihan na naman si Leblab na behave. Behave. Sabi nung nurse dito, ang behave daw ni Caleb. Kasi siya nakatunga nga lang talaga siya, tititingtingan siya sa paligid. Ang bait. Ang bait niya naman siya paggabi. Matakaw lang talaga tong bata. Matakaw lang talaga siya. Hindi naman siya yung sobrang iyakin. Kumbaga nakuha na ni Donna yung kung ano yung kiliti ni Leblab. Gutom lang pala talaga. Usually, gutom siya. Parang ako din pala to eh. Gutom tayo lagi. Pag gutom lagi na. Grabe siya eh. Pag kunya yung dede. Kala mo parang ginutom ng ilang taon. Nantok ako. Okay, nantok. Ito yung masarap na ambience eh. Yung mainit tapos maliwanag. A few inches later. Okay, because you really, I like to make sure that his head will go that way. Come back this way. Yeah, I'm getting used to it. The first time somebody took a photo when I was doing a baby check, I had a... So, yun na. Tapos na siya ma-assess. So, ngayon, sisilipin naman yung ipabaksinan na siya. Pero oral daw muna. So, feed ulit. Feed ulit muna para kalmado si baby boy. Doing a good job. Yum, yum. Yay, yum, yum. Brave boy. A few moments later. Yan, tapos na yung assessment, tapos na rin yung vaccine. Isang oral. Saktan siya, no? Nalungkot ang kanyang mami, oh. Nasaktan din daw si mami niya. Oh, well done na, baby. Well done. Galing-galing. Brave boy, Leble. Brave boy. So, since malapit lang kami dito, na-decide namin na uuwi muna kami para mag-change ang diaper si Caleb. Tapos, pumunta na kami sa mall. So, si Caleb, yung gising. Usually, dapat, ano, yung sleeping time niya na to, eh. Pero... Oo. Pero minsan kasi naman siya nagpo-poop din. Minsan hapon o kaya gabi. Pero yun nga, yun, sleeping time niya ngayon. So, medyo alam kong pagod na tong babing to. Tapos, ang dami pa niyang pinagdaanan kanina, kung mapapanood niyo sa previous videos. And... parang na-hurt ako nung tinusok si Kili. Parang sa akin tinusok na nasaktan ako. Hindi ko kayang tignan, grabe. Eh ako pa mismo, hindi ako takot sa injection. Okay lang sa akin. Pero pag nakita ko si Kili, parang kakaiba pala yung feeling. Yan si Kili po, natusok ng dalawang legs niya natusok ng injection. Yung malaking legs. More than 5 kilograms na talaga siya. Last weight niya last week, 4.5. So totoo nga talaga siguro dumaan siya sa Wonder Week, no? Kaya yung mga growth spurt. Talagang every 2 hours kasi ito kumakain pa rin. Kaya pala biglang lumaki siya. May Wonder Week kasi, saka merong yung mga growth spurt. Yung Wonder Week, search nyo na lang. Sabi ng GP, para daw hindi 6 weeks si Caleb. Parang more than 6 weeks daw siya. Atutuwa pa sila sa buhok ni Caleb. Oo, ang dami kasi niyang buhok. Good job kanina, I'm so proud of you. So yan na. Gagala na kami. Nakapag-change siya ng diaper si Caleb. Kapit na natin si Caleb dito. Igulong na natin para hindi na siya makaiyak. Hindi ko papalainan yung video. So first na mall ni Leblev, dito kami sa St. Luke's Mall. May bata kaming kasama. Hindi ko sasabihin kung sino. Oo? Bagay sa'yo, be? Wala ka tapos ang dami namin dahil sa baba. Full pack. Meron pang carrier yun. First mall mo to. First mall mo to. Tapos yeah. First natin na merong kasamang baby sa mall. Ayan, nakapasa na si Caleb sa mall. Pero gising! Ano yun? Nakala ko matutulog siya. Sana wag siya umiyak. Kung hindi, meron pa naman kaming next na plan. Pwede pa naman siya mag-carrier. Yung carrier, talaga natutulog siya doon. So, Kmart mo na gusto mo? Kakain mo tayo. Kakain mo tayo. Hey, Caleb! Antok na, tulog ka lang. Actually, hindi kami sanay ni Gina nag-vlog sa mall eh. Pero sa Dubai, lagi kami nag-vlog. So, first time din to mag-vlog natin sa mall. You know, gising na gising. Mulat na mulat, oh. Alam mo na tulog siya sa sleeping time na niya eh. Oh, simusunod siya sa camera, oh. Kamusta naman ang view mo dyan, Leblev?
first escalator ni baby. Leb-leb, first escalator. Oh, di ba? Taray, leb, tulog. Yeah, si daddy. So, kakain kami ni Jay. So, una namin kain sa labas ulit. Sa food court kami kakain at si Caleb tulog. Okay. Kain tayo. Anong feeling mo nakalabas ka na ulit? Masaya. Ano yung bago ka? Hindi ka naman na culture shock? Ang dami kainin sa labas. Ang dami kong gustong kainin. Hindi ka naman na culture shock? Na culture shock. Parang tagal mo naging ice parang off. Ngayon lang ko lang ulit nakita yung katawan ko na nasa changing room, yung magsusukat. Ang laki ko na pala talaga. Ganda ka pa rin. Tapos si Leb-Leb, oh. Boom! Tulog. A few inches later. So ito yun, nandito kami sa parents room. Baby room. Baby room. Yan si Leb-Leb. Sa mall. Si Leb-Leb muna ay mag-breastfeed. Hindi na natapos yung pagkain daw. Nakakainin ko na daw yan. So ito yung parents room dito. May ganyan. CR, so meron ka mag-breastfeed dun sa dalawa. Tapos doon ay CR. Yan, no? Pwede, tapos yun. Ito yung changing table. Tapos yun na. Si Caleb. So, wala na po dyan yung baby namin. Nandito na po. Kasi kailangan siya medyo ipa-burp din ng konti eh. Kaya kailangan upright muna siya bago namin siya ihiga. Yan si Jay. Siya na muna. Tayo na siya dun sa carrier. Thank you pala Ate Darl, Kuya PJ. Sa carrier namin. Yan, so naglalakad na kami. Pwede na tayo mamasyal. Natulog na si Caleb. Gusto talaga kasi ni Caleb yung mga carrier. Hindi siya masyado sanay sa mga stroller. Kaya, yeah, dyan siya tulog. Time ni Donna magtingin ng damit ng bata na nandyan na si Leb-Leb. Kasi nung dati, nung buntis pa siya, yun nagtingin kami. Pero ngayon, nung nanganak siya, hindi siya lumalabas eh. Ako yung mostly bumibili ng mga damit eh. So, sir, ngayon. Ano feeling mo? Di ba dati sabi mo gusto mo makapunta sa ganito? Nakakatawa. Ang saya kaya. Kasi nakikita ko na si Caleb eh. Mag-iisip na ako ng saan siya? Oh, Leb-Leb! Oh, tama siya, oh. Cutie. Excited na siya, oh. Kunya lang doon na daw si Caleb. Ako nakaupo dito. Papahinga. Leb-Leb. Alam niyo, nangangarap siya, guys. Tingnan mo. Kunya lang dyan na daw si Caleb. Oh. Leb-Leb! Pero nandito pa naman sa dibdib niya si Caleb. May masira pa yan. Madisgrasya pa kayo ni Caleb, ah. Ayan na. So, tapos na kami mag-pamili. So, ito yung hawak ko. Pero walang baby dyan. Yung baby na kay JJ. Tapos yan, bumili lang kami kasi matagal na akong hindi lumalabas. Kaya ito lang yung chance kong bumili. Si Jay naman nakakalabas din naman siya, so okay lang. Na siya, nalagay na siya. Aww, nagising. Naging behave siya today. Bait-bait si Leb-Leb. A few moments later. Yan, and we're home. Ito na naka, yan na, nagpasabog. Pagka-uwi pa nagpasabog. Talagang sabog. Leb-Leb, oh, bagong linis pala, no? Sito yung talagang na, malas poop! Yan, nagay kami to para meron kaming... Diaper change yan. Diaper change board. 23rd ba kaya? 23rd pa lang yan. Hindi naman, sabi ko sa'yo, maliit lang para padagdag lang tayo ng padagdag. Yan, so ganito din yung mami, oh. Leb-Leb! Yay! Wala akong damit. So, close na namin yung vlog dito. Thank you so much, guys, for watching. Until our next video. Bye! Bye-bye, Gila. Bye-bye. Bye!